Joseon! So, it's our 8th day here in Hong Kong. Oo, ito na yung ika-8th day namin dito. And this day is very special kasi nga birthday ni Lalay. Birthday ng kanilang Mita. Birthday ng sister namin. So, today is mag-outing kami. And pupunta kami sa Water World. So, ayan. Check yung mga outfit namin. Pang beach ba? Charot lang. So, pupunta kami ngayon ng Water World. And yung sasakyan naming MTR is same lang nung papunta kami ng Ocean Park. Kasi kami sasakay ng bus patungong Water World. Flex ang muscle. May muscle. Nabunaan mo na. Pinagayaan mo. Finally, andito na kami sa Ocean Park and hinanap namin yung iba naming kasamahan kasi nawawala sila, charot lang. So pagbaba namin dito, hindi na kami dumiretso sa baba. Naghanap na kami ng lift kasi sa lift na kami sasakay pababa dito from MTR. Mahirap kasi bumaba sa escalator pag may stroller ka. So buti na lang pinaprioritize dito yung may mga stroller at saka matatanda sa lift. So yan yung laman ng bag ko, yung mga baon namin, mga chichirya ng konti lang. And dito na pala kami sasakay ng bus sa likod ng Ocean Park. Dito yung nakapark yung mga bus patungong Water World. So libre lang naman to, walang bayad, papuntang Water World. So anytime meron trip papuntang Water World at anytime din meron trip pauwi or pabalik dito sa Ocean Park. So ayan na nga, nagmamadali na nga kasi kami yung last na umakyat and then umalis na rin yung bus. Marami na kasi yung nakasakay and feeling ko kami na yung huli bago si Manong driver na to umalis. So ayan na, naghahanap na lang kami ng upuan namin para makaupo na at makaalis na yung bus. So medyo malayo siya from Ocean Park. Talagang medyo magta-travel pa ng 10 minutes, 10 to 15 minutes ata yung bus patungo sa Water World. Actually, nasa likod lang naman siya ng Ocean Park. Pero syempre, yung bus iikot pa talaga doon. And eto na nga kami, nakarating na kami sa Water World. So baba na ng bus. At eto yung entrance ng Water World. So bandang dun sa gilid is yung entrance nila. So ipipresent mo lang yung ticket ninyo para makapasok kayo. If wala, meron naman silang kuhanan ng ticket. Una magbayad para makapasok na. So pag meron ka naman ticket, mas mabilis na kasi. Kasi isa-scan lang nila yung QR code na nasa ticket or sa cellphone ninyo. So pag-book nyo ng ticket and then ready to pasok na. So pagaya niya, isa-scan lang nila yan and then papasok na. At andito na nga kami sa loob ng Water World. So ayun, mga bata, excited na. At pumasok kami muna sa shop dun sa gilid. Kasi nga si Kara at si Dats ay naghahanap kung swimming nila. Kasi sa plano nila na magsiswimming kasama namin kaya hindi sila nakabili ng pampaligo nila. Pero na nakita nila yung Water World, ay nako, nag-decide na na maliligo sila. Ayan, naghahanap sila ng pwede nilang mabili at gagamitin sa pag-swimming. And bumili rin pala kami ng waterproof para sa cellphone ko para makapag-video pa rin kami. So ayan na, nakapagbihis na. At ang ganda ng kanilang changing room, meron silang family changing room kung saan pwede kayong lahat ng pamilya magbihis dyan. At syempre, except sa mga boys, nasa kabila talaga yung mga boys. And meron din pala dito mga locker. Kung gusto nyo iwan yung mga gamit ninyo, walang magbabantay, meron silang locker. So, yung huwag kayong mag-alala yung susi kasi wristband siya yung susi. So, isa-scan lang nila para mabuksan mo yung locker mo. So, eto na yung entrance. Bago ka papasok is mababasa ka talaga. Eto na nga. Ayan, nakita nyo ba? So, ayan. Oh, ang ganda. So, try namin itry lahat na nandito, no? At pagpasok talaga yung mga bata, diretso na dito. So hinahanap ko nga sila kung nasaan sila. Ay nako, iba talaga pag may kasama ka mga bata, hindi ka talaga makapakali. So hinahanap ko nga sila kung nasaan na sila kasi nahuli kami. So hindi ko alam if andito sila. Pero ayan, para sila, nakita ko na sila. Charot lang, eme. Nakapag-slide na pala sila. Oh. So ayan, si Jamie. Next naman ay sino?
O pagkatapos si Jamie, eh, si Mita. O si Mita naman yung magsaslide. So nag-enjoy yung mga bata at lalong nag-enjoy yung mga isip bata. Chat. Kasi na-notice ko mas nag-enjoy yung mga isip bata compare talaga sa mga bata eh. So ayan, o kita nyo. So kanya-kanya silang slide. 'Di ba? O lalo na ayang lasa nag-slide talagang isip bata, charot, batchoy. At tingnan niyo naman 'to si Jamie, parang lahat ng slide dito sa Water World gustong i-try. At ito yung pinakaabangan nila, yung mapuno yung tub sa taas at mabubuhos. So pag malapit na bubuhos, tumatakbo sila diyan sa gitna o kagaya niyan, pati ako rin, 'di ba? So buti na lang may waterproof yung cellphone ko. Si Zia naman, eto, nahumaling din sa slide dyan. Ayaw na umalis. So, hindi pa rin sila umaalis dito. Talagang inaantay talaga bawat buhos ng tubig. And nag-try din sila dito sa mahabang slide. Si Jamie kasi yung may pakanan nito at siya talaga nagyayaya na mag-slide dito sa mahabang slide na ito. Pero ako, hindi na talaga ako mapapaslide. So, nauna na si Dats na mag-slide and then siya naman. Tingnan yung batang yan. Napaka-strong, napaka-ano talaga, ewan ko na lang. Ay, ang bot karisgada nga bata, kung aridiya nga daddy, upod na rin na sila nga duwaya. So, sayang nga lang at si Zia at saka yung nanay niya ay hindi pwede. So, si Tatay Ball na lang yung nag-slide. So, ayan. So, talagang isip bata sila, charot. Except doon, nandito kami sa indoor pool nila na may wave. In fairness, ang lakas ng wave nila, talagang nadadala ka sa kanilang wave. So, hindi ka naman maaano kasi nga, oh, maraming lifeguard dyan na nag-standby. And while nagsiswimming kayo, hindi kayo maboboard kasi merong pa music at merong nag-e-entertain. So, ayan, batok na yan, girl. Batok na tayo. Diba? So, eto rin si Mita, oh, para hindi makatayo. So, sabi ko, go na, i-push mo yan, tumayo ka dyan. So, diba? So, ang saya lang talaga, na kompleto talaga kami andito ngayon. So, bawat pinuto yung halakhakan nyo is talagang napaka-treasure, napaka-memorable. So, yan yung sinasabi ko na while nagsiswimming kayo, merong mga entertainer dyan nag-perform para ma-entertain kayo. Ay, bongga, diba? Saan kayo makikita nyo? Wala diya sa Pinas, charot lang. So, pagkatapos namin dyan, it's around 1 ata. Hindi na namin na-notice yung time. Pero na-notice yun namin na gutom na kami. So, bumili na kami ng foods. So, dito na kami nag-decide na mag-order. At kung gusto nyo magpalamig, like lemon, fresh lemon, yung cold is dito. So, kayo na mismo gumawa ng juice nyo. So, ayan, pindot-pindot lang and then lalabas dyan sa baba. High touch. And eto yung menu. So, syempre, for the kids, is hindi mawawala yung check-in. Yung check-in, na diba? So, nag-order na nga kami para makakain na. Si Papa hindi kasi naligo. So, nanonood lang si Papa sa amin. So, yan yun yung mga food. Laps time na kami. So, pagkatapos kumain, nag-decide sila na mag-ride sila dyan para sa imbudo na yan. So, ayan na sila. Grabe yung sigaw nila. Oo, oh, ayun. So, doon na nga sila dumiretso ng baba. Diyan na sila hinulog. So, tingnan nyo naman, parang hindi na sila makababa sa kanilang mga salbabida, oh. Hirap na sila kasi nga yung nervyos nila parang andyan pa daw. So, sabi nga ni Jamie, hinimatay siya ng very light, oh, diba? Gusto niya yan, eh. Siya yung nagyaya dyan sa mga tito at tita niya. So, dahil doon, ginutom mo ulit si Datsui. So, bumuli sila ulit ng food. So, bumalik na naman kami dito. Ayan. So, nagpabuhos-buhos na naman kami ng tubig. Talagang hindi aalis yung mga bata yan dyan. O, ayan. Nag-aantay na naman. Paulit-ulit na lang. Diba? And meron din pala silang outdoor pool. Ayan.
Pero hindi na kami pumunta dyan kasi nga super init. Talagang, mababatok ka gidya. Mabatok ka gidya kung dra ka pa yasagwa. Kay init-init gidya as in. Gusto pa sana ng mga bata itry dyan kasi nga doon may parang inflatable na volleyball court sila. Pero sabi ko hindi na kasi super init. At eto na nga, uwian time na kasi hapon na around 6 na ata dyan. O, diba? Pero yung surroundings is talagang napakaliwanag pa. And ayan yung view. Ang ganda. O, diba? Pag nag-emote-emote ka, pwede ka dyan ayan, picture-picture ng emote. So, bago pala sila lumabas dun sa parang embudo na yon. O, yung orange na dyan sa harap nyo, nakikita nyo, is dyan pa sila nanggaling. So, ilang beses pa sila nahulog-hulog at paikot-ikot bago sila lumabas doon sa loob. So, diba? Ang strong nila. So, dumating na nga kami dito sa Ocean Park, sa parking lot nila. Same sa kanina nung pag-alis namin. So, andito na rin kami sa hotel. Well, actually, yung restaurant na to is nasa third floor lang ng hotel namin. So, nag-decide na kami na dito sana kami kakain. Kaso lang, wala silang long table na available para sa amin. Kasi 9 kami. So, umalis na lang kami. At sabi namin, later na lang kami kakain. Pag baba ulit. Walling. Pumunta na lang kami muna ng Mungkok. So kami lang at kumuha na kami ng pera at bumili niyan. So habang naglalakad, kakain kami. Hindi na ako nakapag-video sa Mungkok ng mga pinamili namin. Kasi nga, nagra-rush na kami para makauwi kami ng maaga para makapag-dinner. So yan na yung last batch na pinamili namin sa mga pasabay namin. So ayan. So thank you sa inyo guys. Meron akong taga-bit-bit. O diba? Simple lang yung walking natin. So ubay kami job ko. Mga model ni Michelle! Pasabay ni Michelle! Kami ang taga-bit-bit lang kami! Kuya, matasabay ni girl! And finally, ito na nga, naka-dinner na rin kami kasi gutom na rin kami kaya nagmamadali kaming umuwi. And ito na nga yung mga nagpasabay sa amin pero yung iba dyan is sa amin talaga. Ayan, konti lang dyan sa amin na pero mostly is pasabay. So thank you nga ulit sa mga nagpasabay sa amin. And thank you guys for watching this video and thank you for your support. Bye! Oops, wait, baka do December makapag-Hong Kong ulit. Sana all, hoping, manifesting, charot. Bye!